Ayo, what's up mga katotot? So, for this video tutorial, tuturuan ko kayo ng Advanced World Transition. Yun, narinig nyo itong tunog. So, tuturuan ko kayo ng Advanced World. Bale, nagturo na pala ako ng Advanced, Swirl dun sa last tutorial ko. Check nyo na lang. Pero, ang isuturo kong Swirl sa inyo, yung pang-advanced, parang maganda siya tignan. And, ganito yun, guys. Bale, ito yung first swirl transition. So yun, ganun. Tapos simple lang tignan, pero hindi ko alam kung advanced ba yun. Tapos yun, ito, diba? So tuturo ko yun sa inyo, guys. Umpisa na natin agad. And yun, una tayo ng text. So swirl, swirl. Ano kaya text? Yun lang, may na yan. Basta pahabain lang natin yung text para kita. Hotdog, hotdog kayo. Yan. So yan, maganda yung text. So after natin magad ng text, wait lang, baguhin lang natin yung ano. Baguhin lang natin, guys. So ganyan, para kita. Ikat lang natin, tapos baguhin uli natin tong text. Wait, yan, wala akong maisip. So ganito, at tayo ng swirl. Bali, swirl lang to, guys. Hindi ko alam kung advanced to, pero tuturo ko sa inyo. So ang unang gagalawin nyo dyan, yung radius. So sa radius, isagad nyo na automatic. Tapos punta kayo sa center, pindutin nyo tong y-axis. So sa y-axis, ilagay nyo siya sa 200, or depende sa inyo. Bali, 200 ko na ilalagay, guys. Yan, 200. So after mo malagay, galawin mo na yung strength. So no keyframes doon sa center, guys. Strength. So sa strength, add 2 keyframes. Then sa first keyframe, ilagay mo sa 0. 0. Yan. Tapos after nun, kukuta. Add ka ng graph. So ganito na lang yung graph. Bali, iniba ko na lang yung graph. Or wait lang, pangit. Hindi siya smooth tignan. Nako, manok. Yan, ganun na lang graph natin. Yan, so next tayo sa ano, next layer, ganun na. Tapos next layer, ganun swirl. Punta ulit tayo sa center, y-axis. Lagay natin sa negative 100 pa din. Negative 200. Tapos dito sa radius, sagad. Sa strength naman, baguhin natin. So lagay muna natin sa 0. At ayan ang keyframes. Tapos sa first keyframe naman, guys, negative 100. Yan. So yan, at ayan ang ano, at ayan ang keyframe ng graph. So wait lang, dito pala sa swirl na to, gawin natin, dagdagan natin ng strength up to 150. Para ano, wala, basta dagdagan natin ng strength. Yan. Para ang tag dito. So add tayo ng graph. Walang graph to. So yan, diba, guys? So yan yung first transition. Then next, move naman tayo dito sa next transition. So add ulit tayo ng text. So add tayo ng text, guys. Alam nyo na yung kasunod niya. Wala akong maisip na text eh. Yun, ganyan. So ganyan yung ano, bukasan natin, pantay lang natin. Yun. So meron na tayong next text. Ang gagawin natin, add na lang tayo ng swirl. So add na lang tayo ng swirl.
So guys, kung nababagalan kayo sa pagtuturo ko, pwede nyong i-ano yung playback speed yun sa ano. So ganito lang sa swirl, sa radius automatic sagad. Tapos sa strength na tayo agad guys. Add 2k frames. Yun. Then sa first keyframe, ilagay mo sa 0. Yun guys. Tapos dito sa last keyframe naman, pwede na yun 100. Then add tayo ng graph. So sa graph, ganito yung ginawa kong graph. X graph. So kung may iba kayong graph guys, pwede nyong gamitin. Depende sa inyo kung anong choice nyo. Then after nun, pagkatapos nun, add tayo ng rotating tool. So sa rotating tool, add 2k frames. Then sa first keyframe, kung ganyan, kung doon siya rotate guys, pabaliktad naman siya, bali 360. Yun. Yan. Then add keyframes. Ay graph, I mean. So sa graph, pantay, parehas lang. Yan. So after nan, move kayo sa next text. Ganito. Add twirl uli. Parehas lang, ganon sagad. Then dito naman, ilagay mo muna sa 0 para di ka malito. Yan. Add keyframe, then sagad mo dito. Tapos, dito naman is negative. Negative 100. Yun. Ano ba yan? Then add keyframe. Ay, graph. Ano ba yung graph? Tapos, after mo mag-add ng graph, punta ka na sa rotating tool agad. Yun. Then, ang gagawin natin dito, sa rotating tool, bali, negative 360 naman tayo. Kasi kanina positive, tapos negative na yan. Then, add cape, graph. Ako, nalilito ako sa ano. So, ganun. So, kung gusto nyong mag-add ng motion blur, pwede rin, pwede rin, yun, motion blur. Add motion blur, tapos dito rin add motion blur. So ganito lang, diba? Masyadong mabilis kasi dahil dun sa sa graph guys. Pwede nyong baguhin yung graph, dito rin add tayo ng motion blur. Motion blur yun. Add tayo ng motion blur. Yun. So yun guys, that's for this video tutorial. Hoping na may natutunan uli kayo guys. And yun, maraming salamat sa panonood and maraming salamat din sa suporta. Peace.